Ay, kamusta? Magandang umaga po. Naku, salamat at naimbitahan ka namin muli dito at nagbigay ka ng oras ng winner sa life. Winner na winner ka naman talaga. Today, ano bang iluluto mo para sa amin? Yes, ang lulutuin ko ngayon is duck bulgogi or Korean barbecue chicken. Oh, duck bulgogi or Korean barbecue chicken. Yung duck, yun ba yung ano, chicken sa Korea? Yes po. Ay, yun pala yun. Ah, okay. Ngayon ko lang nalaman. O siya, how to achieve that Korean taste? John, magluto na tayo. Sige, simulan na natin. Sige. First of all, kailangan natin yung chicken natin is cut into bite-sized pieces. Parang gantong size. Kinat ko na po ito ahead of time. Then, marinate natin Ay, bababad. using Okay. soy sauce, 3 tablespoons of soy sauce. Rice wine. Ay, may rice wine. Pwede ring Ano yan? mirin. Ah, mirin. Ito, honey. So yung 1 rice tablespoon of wine honey. o mirin, pwede, mirin pwede din. Pwede rin po. Ah, Combine okay. lang natin po ng ingredients. Alright. Tapos merong Sugar. honey. Okay. Any brown sugar, mas masarap. Pero okay lang din po, miski white sugar. Teka lang nga, John. Meron ka ng honey. Meron pang brown sugar. Eh, disnuknu ka na ng tamis yun. Hindi naman po. Hindi naman. Ano ba yung Ayos lang. tamis na ibinibigay ng honey at saka yung tamis na ibinibigay ng brown sugar? May kakaibang aroma yung honey compared sa brown sugar. Yung brown sugar kasi mas magkakaramelize siya. Mas kumakagat dun sa meat natin or magko-coat dun sa chicken. Okay. I see. Sige. And then? Garlic. Garlic. Fresh garlic yan, John. Minced garlic po. Apa. Fresh po. Ayun. Lahat. Okay. Then, luya, ginger. Ay, ginger. O siya. Sige. Sesame oil. And pepper, paminta. Okay. Mix lang po lahat. Kailangan i-marinate po ito at least 3 hours or pwede rin pong overnight. Mas masarap po yun pagka overnight. Ayun. Pero halimbawa, mabilisan, pwede ng mga 3 oras. Okay na yon. Pwede na. Okay. And then, habang iniintay mong uminit yung iyong skillet, anong parte ng manok ang ginamit? Ginamit ko dito is chicken breast. Chicken so, breast. Pwede ba wala yung siyang ano, skin. Boneless thigh or what, basta, or iba pang parte ng manok? Pwede naman o. Kahit anong part naman, pwede. Okay, sige. So, let's say, na-marinate na to for 3 hours. Mm-hmm. Lutuin na po natin. Yan. Hindi ka na naglagay ng ano, oil. Hello, John. Hindi ka na naglagay ng oil ulit. Hindi na po kasi meron na kasama ng oil doon sa marinate natin. Ayun. Ayun naman pala. Just clarifying. Okay. And sa isosote yan? Opo. Sosay lang natin siya hanggang mag-brown. Then, kung gusto niya na may konting hanghang, meron ako ditong gochujang, pwede rin natin po lagyan. Gochujang. Ano ba yung gochujang para sa ating mga hindi nakakaalam? Gochujang is a Korean chili paste. Yun. Nadidili ko sa mga Korean store. Ito, naglagay ko ako ng konti. Oo, yan nilalagay sa... Hindi ready siya ng konti. Oo, sanggupsal. Sanggupsal. Yes, ako. Ayan. Okay. Madaling-madali lang po ito. Sandali lang po ito lutuin. Basta nag-brown na siya, ready na po yun. Ah, really? Yun na yun? Opo. Basta naluto na itong mga yung chicken natin. Oo. Tapos na? Okay na siya. Ah, really? Okay. So, mabilis lang talaga to. Ang ano lang pala, ang key dyan ay yung pagbabad ng manok. Opo. Kung napansin niyo, medyo maputla siya kasi hindi natin siya na-marinate na matagal. Pero kung na-marinate po siya nung matagal,
Kapit na po yung kulay dyan, lalo na yung lata. Ayan, katulad ng pinadala ni John dito sa ating studio, eto na ang kanyang finished product. Pakita natin, ayan, ang Duck Bulgogi Korean Barbecue Chicken. Meron pa siyang ano, sprinkled sesame seed sa ibabaw. At syempre, dahil nagpadala si John, may tikimang magaganap. Oh, yeah, matitikmang ko itong niluto. Sa wakas, naku, alam mo ba, John, mabibilang sa isang kamay yung mga natitikmang ko luto dito sa Winnie's Kitchen. Pero dahil sa'yo, maraming salamat. Wait lang. Ito, let's say, visiting, kapag na po, plating na po natin. Hmm, John, tamang-tama lang yung anghang. Actually, very faint, but you can still taste it. Wow! At saka yung ano, yung sesame oil, nuot na nuot, talagang pwede pala siyang ibabad ng ganun, ano? Pwede po. Hmm, ha? Nalang kulang na lang kanin, hindi kayo padalang kanin. Da-joke lang. Oo nga, no? Pero, iberon pang ibang pinadala si John. Ayan. Eto, John, super favorite ko to. Akala ko, buko pandan. Ano pala ito? Buko lychee. Ang sarap, yes. sarap, mga winners. Duper sarap. At ganito yan. O, ganyan yan. O, ayan. O. Mmm. Ang sarap! John, paano mo nailagay yung flavor ng ano, yung lasa ng lychee? Pasok na pasok? Actually, yung marination po talaga. Dapat minarinate po na matagal. Hindi, yung salad mo na ito. John, yung salad mo na ito. Hindi naman minamarinate yung salad. Oo. Buko lychee yan. Buko lychee talaga. Oo nga. Pero lasang lasa yung lychee. Kasi yung ibang buko lychee na natitikman ko, kung hindi mo makakagat yung lychee, hindi mo mararanasan. Hindi mo ma-experience. Pero ito, nandun mismo sa ano, sa cream. Ang sarap. Actually, sinasama namin yung sabaw ng lychee yung sa gelatin. Oh! Waiting na po. Ayan na. Balikan natin ang Duck Bulgogi. Nitong si ano? Umabot John. Pa. Ayan na. Oo, umabot. Ay, tumalsik. Buhay pa. Yan! Yan ang Duck Bulgogi ng Ignatius Catering. Sinaserve nyo ba yan sa mga events ninyo, John? Yes po, sinaserve po namin. Sarap. Yummy! Ayun na. Yung sprinkling of sesame seed. Sesame seed. At saka... ano? Oo, dahon ng sibuyas. And that's it, pansit. Alam mo, ang sarap, John. Promise. Maraming salamat. Ayan, there it is. Ang Duck Bulgogi or Korean Barbecue Chicken ng Ignatius Catering. Asa na? Ayun ang ating finished product. Uy, thank you, John, ha? Sa mga interesado, paano ulit makukontak ang Ignatius Catering? Visit lang po yung website namin, yung www.ignatiuscatering.com, or andun naman po yung mga contact details. So,